Itap mo. Ba't ayaw? Itap mo. Yan, go! Masarap. Magandang umaga po mga kabukid. Samahan niyo po kami sa aming rampa for today's video. Kami po ay pupunta sa Quiapo at Divisoria. At nandito na kami sa VGC. Nag-aantay ng bus pa monumento dahil medyo tanghali na kami. Ayan, naabutan namin ng mahabang pila. At ngayon, kasama namin ni Ading Nerilyn si Daddy B. Papaano ba naman? Hindi ko na po kabisado ang papuntang Quiapo at Divisoria. At nandito na kami sa monumento. Sasakay po kami sa LRT. Si Daddy B na ang nanlibre ng aming pamasahe. Sige na, itap mo. Ayan. Itap mo. Ba't ayaw? Itap mo. Ayan, go! Ikaw nga. Ayan na, go! Sige! Kanina, imbis na turuan ko si Ading Nerilyn na kailangang medyo matagal at maayos ang pag-tap sa card at dapat naka-green light para siya maka-entry. Ay nako, nauna na ang tawa ko sa kanya. Naalala ko kasi yung sarili ko noon nung unang sakay ko dito. Ay siya, ganun na ganun din ako. Wala kasing ganito sa Mindoro. First time nga pala ni Ading na sumakay dito sa LRT. Bukod sa mura na ang pamasahe dito, ay mabilis pa. Talagang walang traffic. Saka gusto din namin iparanas kay Ading na makasakay siya dito. Heto na naman kami. Pupunta sa lugar na hindi pa nararating ni Ading. Buti na lang mayroon kaming Guardia Civil. Alam na alam ang daan sa aming pupuntahan. At bumaba na kami dito sa LRT station ng Carriedo. Pinakain na ni Ading sa machine ang kanyang card at sureness na mahahawi niya na ang bakal na nakaharang. Ang una pala namin pupuntahan ay ang Quiapo dahil magpapasalamin si Ading kasi gagamitin niya sa kanyang trabaho dahil always sa computer siya nakatutok para proteksyon ng kanyang mata at hindi na manakit. Dito sa Quiapo, mga kabukid, ay madaming pagawaan ng salamin at saka mura, kayang-kaya ng aming bulsa at maganda din ang kalidad. Yun nga lang, pagpasok namin sa pagawaan ng salamin ay bawal mag-picture at mag-video kaya hindi ko na na-i-vlog. Kaya syempre, akin na po silang sinunod. Pagkatapos makapamili ng design ni Ading, i-check ang mata, masukatan kung may grado o wala at eye test kung 20 vision pa ba ang mata niya, ay sabi nung staff, 2 oras daw kami mag-aantay para maklaim ang salamin. Kaya naman, naisipan namin mga kabukid na magmeryenda muna at dito nga kami napadpad sa mga nagbibenta ng street foods. Na dito lang ito matatagpuan sa Hidalgo Street malapit sa simbahan ng Quiapo, Manila. At nadatnan nga namin na madaming bumibili dahil bukod sa mura na ay talagang patok na patok ito pang meryenda ng masa. At ang dami ditong pagpipilian. Meron silang lumpiang gulay, dynamite, isaw, kwek-kwek, calamares, tokneneng, fish balls, kikiam, squid ball, siomay, tokwa, at ang one day old na hindi ko pa natitikman. Saka ko natikman ang one day old, ito na munang dynamite at calamares ang pinili ko. Bibihira ko lang kasi itong matikman nung ako'y nasa aming probinsya pa. At ayan na, kakain na naman po tayo mga kabukid, kaya aaluhin ko na po kayo, kain po tayo. Ang mga tinda po nila dito ay merong iluluto pa at ipapainit na lang. Mayroon din po sila dito na sausawang sukat, masarap ang timpla at sweet and chili sauce. Ang una nating tikman ay ang kanilang calamares na 3 piraso ay nagkakahalagang 20 pesos o diba po ang mura? At ang aming sausawan ni Ading ay pinagsamang sweet sauce at suka. Masarap. Mainit. Yes na yes, masarap ang kanilang calamares, lalo na at mainit-init pa. Tokneneng at calamares naman ang pinili ni Daddy B. At suka lang ang kanyang sausawa na nilagyan niya pa ng kunting asin, hiniwa-hiwang sibuyas at hiniwa-hiwa din na pepino. Talagang mas lalong pinasarap yung sa kanya. Masarap na. Ilahat mo. Ayang galing mag-food-blog. Sarap. Sarap. Love.
So, yung tuknaning na order ni Daddy B ay 20 pesos ang isa. At isinunod na namin kainin ang kanilang dynamite. Ito ay nagkakahalaga ng 20 pesos ang dalawang piraso. Noon, akala ko kung ano lang yung dynamite na pagkain, ito lang pala iyon, sili na binalot sa wrapper na machisi. At pinagmix na ketchup at mayonnaise ang sausawan nila dito. At ayan, nag-i-enjoy yung dalawa sa pagkain ng dynamite. Ma-share ko nga lang po mga kabukid itong street foods. Noon na nagtatrabaho pa ako, hindi ko lang ito pang merienda kundi pang ulam ko pa. Kaya kung ang tanong anong mabibili ng iyong 20 pesos, itong mga pagkain tusok-tusok dito sa Quiapo. Mabilis ang luto at murang merienda na affordable pa talaga ng katulad kong taga-bukid. Ang laki, no? Mayroon din sila dito ng mga pamatid uhaw. Grabe, level up ang mga palamig nila at iba-iba ang flavor. May dragon fruit, avocado, milky chocolate, calamansi, fresh buko, black bulaman at mango flavor. Nauna na na nakainom si Daddy B. Fresh buko ang sa kanya. Ang kay Ading Nerilyn naman ay mango at dragon fruit ang sa akin. Nasarapan kasi ako last time sa pagbang ko noon sa dragon fruit. Lahat ng klase ng mga juice ay 15 pesos mga kabukid na nakalagay dito sa plastic na may straw. Napakasarap ng kanilang pagkakatimpla. Kaya kapag napadaan kayo dito mga kabukid, naku, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Tikman nyo na ang masarap na mga palamig dito at mga iba't ibang klaseng street foods. At pagkatapos namin magmerienda ay kinuha na namin ang ibiniling kailangan na salamin ni Ading para sa kanyang mata. Kaya naman ay pupunta na kami sa Divisoria, sakay na kami ng e-trike mula dito sa Quiapo hanggang Debi ay 20 pesos ang pamasahe ng bawat katao. So paano po mga kabukid? Hanggang dito na lang po muna ang aming vlog. Abangan nyo po ang Divisoria Experience ni Ading Nerilyn. Babay po mga kabukid! I love you all!